Magandang araw po sa inyong lahat mga katribo. Heto na po ang pagpapatuloy ng kwento natin na tungkol sa karanasan ni Kaemo. Ipagpatuloy na natin ang kwento. Kahit gaano pa ito kalakas, nagawa ko pa rin umiti sa harap ng kalaban na siyang ipinagtaka naman ng labis ni Nardo. Anong nakakatawa? Tanong ng nalilitong wakwak. Wala, sinasabayan lang naman kitang tumawa. Bakit, masama bang ngitian ang taong mamamatay na? Medyo sarkastiko na sagot ko habang nakangiti kay Nardo. Nagpapatawa ka talaga, bata! Wika ni Nardo. Pwes, buburahin natin yung ngiti mo! Tinapat ko ang palad sa bibig ko at pinaghihipan ng tigal po ang katawan ni Nardo. Tulad ng inaasahan, inilagan niya lang lahat ng mga atake ko. May ilang nakalusot rin naman, subalit baliwala lang ito kay Nardo. Inaapula niya lang ito gamit ang dila. Mas matibay na ngayon ang katawan nito at bihira nang makaramdam ng totoong sakit. Kalmadong lumapit si Nardo na nakangiti. Habang sinagasaan niya lang ang mga atake ko, nakalapit ito sa akin at sinakal niya ako. Nakangiti pa rin ako kahit hirap na akong huminga. Nagtaka si Nardo nang may isubo akong isang bagay at biglang ibinuga ito sa kanya. Isang munggo ang pinatama ko kay Nardo na may halong orasyon. Nakailag ang ulo ni Nardo pero nadaptisan pa rin siya at gumawa ito ng guhit sa pisngi niya. Hinagis niya ako ng ilang metro at gumulong-gulong ako sa lupa. Mabuti na lang at naalala ko ang mga munggo na ibinigay sa akin ni Tata Dino bago ako umalis ng bahay niya. Mga ilang piraso lang ito, subalit sapat naman para gamiting sandata laban sa wakwak. Natawa na lang tuloy ako sa nangyari nang maisip si Tata Dino. Alam niya talaga kung ano ang kailangan ko. Biglang sumugod si Nardo gamit ang nakakabulag na bilis. Kumonekta ang sipa niya pero sinalag ko lang ito ng braso. Naramdaman niya agad ang pagbagal ng kanyang atake at muntik pang mabali ang buto niya dahil dito. Nagtapon ako ng atake at mabilis na binira. Ang bukas na bodega ni Nardo, ngunit mabilis din itong nakaiwas nang itulak niya ako sabay naglaho. Lumitaw ito sa likod ko at nakapag-ipon ng lakas mula sa kamao niya. Sumugod itong bumubuluso na parang balang pinitik ng silinyador. Sumabog ang tinatapakan ko nang ito ang matamaan at nagkaroon ng maliit na pagyanig sa lupa sa malakas na impact. Umalis muna ako at dumistansya. Nakangising hinugot ni Nardo ang kamao sa lupa habang matalim na nakatitig sa akin ang mapupulan nitong mga mata. Sarado na ang isip nito sa nangyayari at mukhang nag-uumpisa na itong magwala sa galit. Sumugod ito at hinanda ang kanyang pag-atake. Nilatag ko naman ang mga kamay sa lupa tapos umusal lang orasyon. Mabilis na lumundo ang lupa na parang may dumaang alon. Napahinto si Nardo at pagiwang-giwang ito na parang nakatayo sa umaalog na bangka. Tinigil muna ni Nardo ang pagsugod, ngunit hindi niya inaasahan na aatake na pala ako. Isang malakas na suntok ang pinatama ko kay Nardo, subalit sinalubong niya ako ng pagsakal. Nahuli niya ako, ngunit nagulat ito nang bigla akong naglaho dahil isa lamang balabal na anino ang nahawakan niya. Nanaiwan ko sa bilis. Parang tumagos lang sa hangin ang kamay ni Nardo. Lumitaw ako sa likuran niya at binomba ko ng malalakas na sunto ang nakadisplay na likod nito na napaabanti na lamang dahil napatigas niya kaagad ang katawan. Humarap si Nardo ng nakangiti. Umatake ito na tila gusto akong yakapin
Pero nag-backflip ako at tinamaan nito sa mukha. Tumalsik ang dugo nito papalabas sa ilong. Lumapag akong sumasansan paatras sa lupa. Nakangiting pinunasan ni Nardo ang dugo sa ilong at tinikman pa ito. Sumugod ito bigla dahil alam nitong hindi pa ako handa. Para itong bullet train na rumaraga sa sariles habang papalapit na sa akin. Nang makalapit ay binagsak nito ang malakas na mga kamay sa mga balikat ko na parang maso. Hindi ko na ito nagawang salagin dahil tiyak durug-durug ang mga buto ko kapag tinangka ko itong harangan. Inilagan ko na lang ito at gumulong papalayo. Hiningal ako sa ginawa ko, saka pinagpawisan ng malamig. Nagugulo pa rin ang isip ko sa laban. Unti-unti na naman akong nawawala sa pagtuon dahil sa hipnotismong abilidad ni Nardo. Umusal ako ng orasyon para kontrahin ito. Maya-maya ay biglang napakisap mata si Nardo nang madamang naglaho ang sumpang inilagay niya sa akin. Tumingin ito ng matalim pero saka lang niya napagtanto ang lahat noong nasa likuran niya na pala ako. Halos sumabog ang likod ni Nardo sa napakalakas na suntok na hinagis ko sa kanya. Nayanig ang buong katawan nito at tumilapo ng halos 10 metro. Subalit, nagawa niyang pigilan ang pagbangga sa puno nang idiin niya ang paa sa lupa. Ginamit ko ang mutya ng dilaw na kidlat at nakalapit agad ako kay Nardo na ikinagulat naman nito. Hanggang doon lang ba ang lakas mo? Kumpiyansang ngiti ng wakwak, hindi ako sumagot at seryoso lang na nakatitig sa kanya na agad naman itong ikinapikon. Ginamit ni Nardo ang matatalim na mga kuko at agad itong sumugod sa akin. Pinaghahampas niya uli ako pero alistong nailagan ko na ang mga ito. Umusal lang mantra si Nardo at sinubukang pabagalin ang galaw ko gamit ang abilidad niya. Subalit hindi ito tumalab sa angking bilis ng mutya. Sinalubong ko ang paparating na wasiwas gamit ang kamao at nabali ang buto sa kamay ni Nardo nang banggain ang malaaserong kamao ko. Tinusok ako ng ikalawang kamay pero sinuntok ko din ito at tumalbog ang atake ni Nardo. Kasabay nito ay tinanggap ni Nardo ang buo-buo kong sipa sa mukha niya at umikot siya ng ilang beses habang nag-slide ang mga paa papaatras. Bago pa ito tumumba, ay nakalapit agad ako sa kanya. Saka ko siya binigyan ng isang napakalakas na suntok sa bodega. Saka lang naramdaman ni Nardo ang bagsik ng kamao ko nang bumaon na ito sa gilid ng sigmura niya. Umupo ako at isang uppercut ang kumonekta sa ilalim na bahagi ng panga ni Nardo. Lumiyad ang katawan ni Nardo nang saluhin nito ang huling atake ko. At bumagsak ito ng nakatihaya sa harapan ko. Agad akong naubusan ng lakas sa huling ataking iyon. At kasama ding bumagsak si Nardo ng nakaluhod. Hinihingal akong napatingin kay Nardo na tahimik lang na nakaupo at hindi gumagalaw. Maya-maya pa ay nagulat ako nang biglang tumawa ng mahina si Nardo. Tumitig ito sa mga ulap na nagsimulang bumigat dahil sa tunito nila ng tubig na naipon dito. Napakasarap talaga! Galit na inilabas ni Nardo ang nakatagong lakas. Nagsisimulang humaba at kumapal ang mga balahibo nito sa katawan na parang alambre. Ang kanyang mga kamay ay nag-uugat na parang mga uod na naglilikot sa bawat kalamnan niya. Humaba ang mga tenga at tinubuan ito ng maliit na mga sungay. Mas lalong dumilim ang kalangitan nang maapektuhan ito nang nakakakilabot na sigaw ni Nardo na may kasamang taghoy na animoy nang gagaling sa hukay. Umihip pa ng malakas ang hangin at tila sumabog na atomic bomb ang mga kulog at kidlat tuwing nagsasabong ang mga ito sa ere. Bumangon si Nardo at nakahanda na itong umatake. Nilatag ko kaagad ang mga kamay ko sa lupa
at mabilis gumawa ng bakod. Subalit siya gasaan lang ito ni Nardo at tumalsik ako ng ilang metro. Bumangga ang likod ko sa puno, ngunit hindi kinaya ng mahina kong katawan ng impact, kaya napasuka ako ng dugo. Muling sumugod si Nardo sa nakakabulag na bilis nito at isang kisap mata ay kumonekta agad ang suntok nito sa ulo ko. Pero nakailag ako agad bago dumampi ang di maawat na kamao nito. Nawasak ang gilid ng puno sa angking lakas ni Nardo. Isa pang suntok ang hinatid niya, ngunit sinipa ko siya sa mukha at mabilis akong lumayo. Pero sinundan ako ni Nardo habang tumatakbo ako. Huminto ako, sabay hinagisan siya ng tigalpo. Tinamaan si Nardo sa balikat at napahinto ito sa hindi inaasahang pag-atake. Gamit ang natitirang lakas, ay hinagupit ko ng matitinding suntok at sipa ang buong katawan ni Nardo. Parang kinukuryente si Nardo at napapasayaw ito nang lamunin nito ang buo-buo kong mga atake. Dalawa pang suntok ang pinabaon ko sa kanya na agad kumonekta sa mukha at dibdib. Isang paikot na sipa at tumilapon papalayo si Nardo papabalik sa punong winasak niya. Ngunit hindi na ako nagulat nang mabilis itong nakarecover at pinagpaglang nito ang mga alikabok na kumapit sa katawan. Buisit naman! Humahalimaw talaga ang kanyang lakas! Kahit anong gawin kong pagbububog sa kanya, hindi pa rin namamatay. Nilalamon at tinatawanan niya lang ang mga ito. Wala na ba talagang katapusan ng laban na ito? Bulong ko sa sarili. Walang ano-ano'y napatingala ako sa langit nang biglang umambun. Nagsimulang pumatak ang maliliit na ulan mula sa ere. Nainis tuloy ako kung kailan pa ako nag-iisip sa kapanakialam ang panahon. Gulong-gulo na tuloy ang isip ko sa gagawing taktika. Subalit may kung anong pumitik sa sentido ko at bigla kong naalala ang isang mahalagang lugar, ang lupang malapit sa kuweba. Tumingin ako kay Nardo at naghanda na naman itong sumugod. Nagkunyari akong umupo para isipin niyang gagawa ako ng bakod. At nang huminto siya, ay saka ako kumaripas ng takbo papabalik sa kuweba. Hinabol niya ako, ngunit gamit ang pangmalakasang lakas ng dignum at mutya ng dilaw na kidlat, ay mabilis ako nakatakbo. Kaya nasa likuran ko lang si Nardo at talagang napakabilis din itong humabol. Maihahalin tulad ang bilis nito sa isang malaking motor. Ilang sandali pa ay nakarating na ako sa paanan ng kuweba. Tumayo lang ako sa gilid ng malap playground na lupa. Mula sa hinintuan ko ay napansin ko ang isang kumikinang na bagay na nakalapag sa sulok ng halamanan. Natuwa ako nang malamang ito ang balaraw ni Tata Dino. Kaya pinulot ko ito at saktong dumating ang naglalaway na wakwak na si Nardo. Huminto siya sa may gitna at biglang ngumisi. Sa pag-aakalang sumusuko na ako. Pinapahirapan mo pa ako sa paghabol sa'yo! Susuko ka rin pala! Tama lang yan dahil wala ka ng kawala ngayon! Kaya magdasal ka na bata! Walang sinayang na oras si Nardo at sumugod na ito sa akin. Naglaban kami habang patuloy na pumapatak ang ulan mula sa madilim na kalangitan. Nailagan ko ang ilang mga atake niya, ngunit nakakalusot rin ang ilang mga kalmot na tumatama sa balikat at binti ko. Nakaramdam ako ng kirot habang sinusubukan kong baliwalain ang sakit. Saka tumutugon rin sa mga atake. Isang saksak ang inihagis ko na tumama naman sa dibdib ni Nardo. Bumaon ito ng husto at nagkaroon ng lamat sa dibdib niya. Pero baliwala lang din ito sa wakwak. Hindi man lang ito nasunog o natunaw katulad ng nangyari sa kanyang ama. Dahil sa halimaw na anyo ay napanatili nito ang lakas na kayang bumali ng orasyon na nakalagay sa isang sandata. Para sa kanya ay naging pangkaraniwan lamang itong armas. Sa tingin mo ba ay uubra pa yan sa akin? Wika ni Nardo sabay tawa.
Napikon ako sa tawa nito, kaya sinungalngal ko kaagad ang bibig niya. Tumalsik ito nang tamaan ang ligaw na sipa. Winasiwas ko ang balaraw matapos malapatan ang dugo ang halimaw. Naramdaman kong unti-unting lumalambot ang lupa dahil sa patuloy na pagbagsak ng ulan na kanina mga sinulid lang ito. Ngunit ngayon ay gabuti lang ng mais ang bumabagsak. Walang kamalay-malay si Nardo sa nangyayari dahil nakatuon lang ang pansin niya sa akin. Lingit sa kanyang kaalaman ay mayroong malalim na kumunoy sa ilalim ng lupa at natatabunan ito ng matigas na putik sa ibabaw niya, kaya hindi ito mapapansin agad. Malamang tumigas na ang ibabaw nito dahil sa init ng araw at ilang araw na walang ulan. Ngayon na nabasa na ito ay dahan-dahan ang lumalambot. Anumang oras ay babalik na ito sa dati sa pagiging malabsaw na anyo nito. Kapag lumakas pa ang ulan, siguradong babagsak siya sa kumunoy. Sa lawak nito ay siguradong napakalalim nito at siguradong hindi na siya makakaalis rito. Pero naiinip na ako sa tagal ng paglakas ng ulan. Parang ayaw sa akin pumanig ng panahon ng mga sandaling iyon. Tinatangay lang ng malakas na hangin ang ulan, kaya naman nahawi ito at napupunta sa puno na nasa paligid ng kumunoy. Dahil dito, kakaunti lamang ang bumabagsak na ulan patungo sa lupang kinakatayuan namin. Naiinip na talaga ako. Mukhang kailangan ko pa yata ng oras para umubra ang plano kong iyon. Siguro dapat ko siyang labanan o kaya kausapin ang kung ano-ano para may oras pa ako. Oh, ano? Pagod ka na ba? Pang-aasar ko kay Nardo. Hindi mo ako madadala sa ganyang pakulo mo, bata! Papunta ka ba lang? Pabalik na ako! Nanlalaki ang mga mata ko sa sinabi ni Nardo. Inisip ko kung nahalata niya ba ang patibong na naiisip ko. Pero hindi. Imposible iyon dahil nakikita ko ang galit at puot sa mukha niya. Kahit nakangiti ito ng plastic. Mukhang hindi niya pa nahahalata ito. Kailangan ko siyang labanan para may oras pa ako. Tama, iyon na lang ang natitirang pag-asa ko dito. Bulong ko sa sarili. Ano, Nardo? Pagod ka na yata eh. Ayaw mo pang aminin. Alam ko naman na wala ka rin ibubuga. Wika ko pa. Mukhang determinado ka rin, bata ah. Sige, pagbibigyan kita. Ibuhos mo ang natitirang mong lakas. Dahil ito na ang magiging libingan mo. Pagbabanta pa ni Nardo habang nakangiti. Subalit hindi ko lang iyon pinansin. Kailangan ko pa kasi ng oras upang lansihin siya. Dapat hindi ako pumalpak dito. Sabihin mo nga, Nardo, bakit nga ba nagawa mo pang ibalik yung pinutol kong braso mo? Tanong ko kay Nardo. At nagawa mo pa talagang magtaka, ha? Alam mo, bata, sa angking kapangyarihan na taglay ko ngayon ay magagawa ko na ang lahat ng ibigin ko. Gaya na lamang ng pagkontrol sa panahon na ito. Yung ginawa ko sa iyong panlilin lang ay napakasimpleng bagay lamang iyon. Sinamantala ko lang ang galit sa puso mo para gawing ilusyon ang realidad at ibalik sa realidad ang ilusyon. Kumbaga, sinalungat ko lang ang mga bagay-bagay para magmukhang kapanipaniwala. Nakuha mo ba, bata? Tumatawang paliwanag ni Nardo sa akin. Kailangan kong magawa ito ng maayos. Ah, hindi. At kailangan mapabagsak ko siya. Mahinang sambit ko pa. Sigurado ka bang papabagsakin mo ako? Nagsasalita ka na naman ng walang kakwenta-kwenta eh. Tugon ni Nardo. Naalala ko bigla ang nakarolyong papel na iniabot din sa akin ni Tata Dino. Kinapa ko ito sa bulsa at laking tuwa nang naroon pa ito sa bulsa ko. Nang buklatin ko ito, ay bumungad ang kapirasong laman mula sa daliri ng gabunan. Napangiti ako, kaya medyo nagtaka si Nardo. Ano yan? Isang orasyon? Mula sa guro mong albularyo? Walang kwenta! Pang-iinsulto pa ni Nardo sa akin. Tama na rin yung satsat mo dyan, Nardo. Puro ka lang sigaw. Tapusin na natin to.
Sigaw ko. Umatake muli si Nardo. Ngunit dahil sa mga pinsala nito, ay hindi na ito kasing bilis ng dati. Animoy nakatapak sa buhangin si Nardo dahil lumulubog ng kaunti ang mga paa nito habang tumatakbo. Subalit hindi niya ito alintana at nagpatuloy pa rin sa pagsugod. Medyo lumalakas na rin ang ulan na nasusyot ito mismo sa malawak na kumunoy. Hindi na ako nagdalawang isip na gawin ito kahit na mapasama pa akong lumubog kay Nardo. Ang mahalaga ay maibaon ko ang halimaw na ito sa kailaliman ng lupa upang hindi na makapaminsala pa ng iba. Dinaanan lang ako ni Nardo nang lumusot ang atake niya sa bilis ng pag-ilag ko. Umikot agad ako at nakita ang paparating na ang sunod na atake ni Nardo. Nagtapon ito ng kalmot sa mukha ko pero nasalo ko naman ang kamay niya. Pinilipit ko ito at buong lakas kong ibinalibag sa lupa. Subalit nagawang makawala ni Nardo, saka nagpakawala ng mga sipa. Pinaliad ko ang katawan ko para iwasan iyon. Habang nasa ere si Nardo ay nagbitaw ako ng malakas na sunto. Napaungol si Nardo nang tamaan ito sa bodega. Sinamantala ko naman ang pagkakataon na ito at agad isinilid sa sugat niya ang kapirasong laman ng gabunan. Bago bumagsak si Nardo ay umikot ako ng isang beses tapos hinagisan ito ng isang malakas na sipa. Sumir ko sa hangin ang katawan ni Nardo nang tamaan ito sa mukha. Tumalsik ito ng ilang metro pabalik sa dating kinakatayuan niya. Bumagsak nang nakatihaya si Nardo na nanghihina. Bumaon ang katawan niya ng isang dangkal sa lupa kasabay ng pagbuhos ng malakas na ulan. Nakatingin ito ng matalim at napakagat ng labi sa galit habang sinusubukan niya uling tumayo. Sa likod ng mga tingin niya ay tila hindi matanggap ang gap ng aming lakas. Panay siguro ang tanong niya sa sarili pero wala siyang makuhang kasagutan. Sa sobrang galit ni Nardo ay sumigaw ito ng malakas at mas lalong bumuhos ang malakas na ulan. Sa sobrang lakas nito ay napuno ng tubig ang bahaging iyon ng lupa at mabilis itong naabsorb ng matigas na puti. Mabilis naging malabsaw ang lupa at sa isang iglap, agad ring naging kumunoy. Nagtaka si Nardo nang unti-unti itong lumulubog. Sinubukan niyang tumayo pero mas lalo lang siyang bumabaon pa ilalim. Galit at matalim na napatitig sa akin si Nardo. Hayop ka, Emong! Pagbabayaran mo ito! Sa una pa lang, ito na ang pinaplano mo, ha? Sigaw ni Nardo. Lumulubog na ang kalahating katawan nito. Tumango ako bilang tugon. Pwes, kung iniisip mong magagawa mo akong ibaon dito, nagkakamali ka, bata! Tumatawang binuka ni Nardo ang mga pakpak at pinagaspas ito upang umangat. Nagtaka siya nang hindi siya gumagalaw sa kanyang pwesto. Napatingin si Nardo sa mga pakpak at nanlaki ang mga mata niya nang makitang butas-butas at punit-punit na pala ito. Dito niya naalala ang laban namin kung saan makailang ulit ko itong tinadtad ng tigalpo sa kanyang pakpak. Hindi maaari ito! Nasambit lang ni Nardo at sa unang pagkakataon ay nakaramdam ito ng takot. Nakadama siya ng pangamba sa sarili na kung sakasakaling lumubog siya sa ilalim ay siguradong hindi na siya makakaahon pa. Bukod rito ay nakaramdam din ng pananakit ng katawan si Nardo. Parang hindi ito makahinga. Napatingin ito sa akin na may pagtataka. Anong ginawa mo? Parang napaparalyze ang katawan ni Nardo. Marahil ay naaabsorb nito ang kapirasong laman ng gabunan na inilagay ko sa sugat niya. Kaya nagtatalo ang mga cells niya sa loob ng katawan para itong maliit na kanser na unti-unting lumalamon sa buong katawan niya. Patuloy pa rin ang pagbuhos ng ulan, kaya patuloy lang din ang dahan-dahang paglubog ni Nardo. Kumukuyakoy ito at sinusubukang maghanap ng makakapitan. Subalit wala siyang makapa na kahit ano. Wala ng pag-asa para makaligtas pa siya sa ganitong klaseng kumunoy.
na tila may sariling buhay na nilalamon ang bawat tumapak sa bahaging iyon. Hanggang sa balikat na lang ang natira kay Nardo paitaas. Humanda ka, Imong! Hindi pa tayo tapos! Sinisigurado ko sa iyong babalik ako at kakainin ko ang laman loob mo! Sinusumpa ko yan! Wika ni Nardo, may gana pa itong magbanta kahit nasa bingit na siya ng kamatayan. Ngayon, matuto kang magdasal at ipagdasal mong mabuhay ka pa. Sagot ko kay Nardo at di ito makasagot. Hindi! Hayop ka talaga, Imong! Hayop ka! Sigaw ni Nardo bago siya lumubog sa kailaliman ng kumunod. Bumubula-bula pa ang pinaglibingan nito habang bumubuhos ang malakas na ulan. Sa wakas ay nagtagumpay din ako. Nagawa kong mailibing patungo sa malapot na putik ang pinakamalakas na aswang na nakalaban ko. Hindi ko man ito natalo sa palakasan, naigupo ko naman ito sa patalasan ng isipan. Wala na akong poproblemahin ngayon dahil tapos na ang laban namin. Pero ang problema ko na lang ay kung paano kami makakauwi ngayong umuulan ng malakas. May naririnig ako tumatawag sa akin, kaya napatingala ako sa itaas. Imong! Sigaw ni Buboy na nakatayo sa bukanan ng kuweba. Mukhang kagigising lang nito at walang kamalay-malay sa mga nangyari. Naglakad ako para lumapit sa kanya. Subalit dahil sa buhos ng ulan na may kasamang malalakas na hampas ng hangin, ay nadulas ako sa may maliit na bato at napunta sa gilid ng kumunoy. Hindi! Hindi! Nanlaki ang mga mata ko nang unti-unting lumubog ang katawan ko patungo rin sa kailaliman. Nangapa ako sa paligid ngunit wala akong mahawakan na kahit ano. Napalingon ako kay Buboy at nakita ko kung paano siya magtatakbo pababa para lang sagipin ako. Sumisigaw ito ng malakas habang kumakaripas na parang kalabaw. Hintayin mo ako, Imong! Nandiyan na ako! Ililigtas kita! Nasa batuhan pa lang si Buboy, pero tuluyan ang lumubog ang kalahati ng katawan ko. Pababa ako ng pababa. Hinihila na ng hinihila ang mga binti ko pailalim. Mabilis ang pagbulusok ko dahil sa lakas ng ulan, kaya mukhang malabo na akong maabutan pa ni Buboy. Nakita kong kumuha si Buboy ng isang kahoy na may mahabang tangkay sa dulo nang makaabot siya sa paanan ng kuweba. Umikot ito at nagtatakbo papalapit sa akin, pero papalubog na ako sa kailaliman hanggang sa leeg na lang ang natitira sa akin. Hindi ko na maigalaw ang mga binti at kamay ko para akong pinupulikat bigla. Nanigas ang buong katawan ko sa lamig ng ulan at hirap akong huminga. Imong! Suluhin mo ito! Umiiyak si Buboy nang ibato niya sa akin ang dulo ng kahoy. Subalit tumama ito sa ulo ko, kaya medyo nahilo ako at mas lalong lumubog sa kumunoy. Nadinig ko pang humihingi ng sorry si Buboy, pero huli na dahil dumiretso na ako sa ilalim. Kasama akong bumao ni Nardo sa kumunoy. Wala na akong makita, wala na akong mahawakan at wala na rin akong maramdaman. Naging blanko na ang aking isipan sa lahat. Dumilim na ang paningin ko at hindi na gumagalaw ang katawan ko. Para akong hinihila patungo sa kailaliman ng dagat. At habang lumulubog, ay may naulinigan akong mga boses na bumubulong. Tumataghoy silang lahat sa tinga ko. Ang taghoy nila ay may kasamang palahaw. Umiiyak sila habang humihingi ng saklolo. Mga babae, matanda at bata. Lahat sila ay naging biktima ng malaking kumunoy na iyon. Hindi ko maintindihan, ngunit nakikita ko sila kahit nakapikit ako. Hinahawakan nila ako sa iba't ibang parte ng katawan, kaya mas lalo akong napupunta sa ilalim na tila maihahambing ko sa walang katapusang bangungot. Sinubukan ko magpumiglas pero napakadami nila. Hindi ko kaya. Masyado silang marami. Lahat ay nakahawak sa akin. Sinubukan ko magpumiglas pero napakadami nila.
Nakakakilabot ang mga itsura nila na pulang-pula ang mga mata at nakabalot ng putik ang buong katawan. Tulong! Tulong! Ito lang ang tanging naririnig ko sa kanila. Wala silang bukang bibig kundi ang paghingi ng tulong sa akin. Halos manginig ako sa takot, subalit wala akong magawa kundi ang magdasal na lang na sana ay panaginip lang ang lahat. Hindi ko na napigilan ang pagtulo ng luha ko. Taimtim akong nagdasal at humingi ng saklolo sa Diyos na makapagliligtas sa akin. Di nagtagal ay isang boses ang narinig ko. Napadilat ako at nakita ko ang isang maliit na pulang liwanag sa ibabaw ko. Emong, hawakan mo ako! Hawakan mo ang kamay ko! Dali! Nag-i-eko ang boses ni Agum sa loob ng tenga ko. Isang kamay ang biglang lumitaw sa ibabaw ko na nagmula sa kung saan. Nahawakan ko ito at kinapitan itong mabuti. Dahan-dahan akong iniangat ni Agum pataas hanggang sa makaahon na ako at makahinga ng maluwag. Ang una kong nasilayan pag-ahon ko ay ang mainit na sikat ng araw. Natatakluban pa rin ang makapal na ulap ang araw, subalit tumatagos pa rin ang maliliit na liwanag nito ang direkta sa kumunoy. Tumila na pala ang ulan at tanging maliliit na patak na lang ang naiwan. Nagulat na lang ako nang sa kahoy na pala ako nakahawak imbis na sa kamay ni Agu. Umakyat ang tingin ko at nakita si Buboy na patuloy akong hinihila, paalis sa kumunoy na malapit ng tumigas. Umiiyak ito nang nakangiti. Dito ko naisip na buhay pa pala ako, hindi pa patay. Iniligtas ako ng dasal. Ako ang nag-iisang taong nakaligtas sa kumunoy na iyon. Parang hingal kabayo ako nang makaahon sa kumunoy. Nagpahinga ako sandali sa may gilid ng kumunoy. Halos hindi na ako makilala ni Buboy dahil balot na balot ng makapal na putik ang katawan ko. Pambihira ka! Masamang damo ka talaga, Emong! Seryosong wika ni Buboy, pero napangiti rin ito sa dulo. Napangiti na rin ako. Makalipas ang ilang minuto ay nakita na lang namin ang aming mga sarili na naglalakad na sa kakahuyan. Pababa na kami sa bundok. Ngunit may nadaanan kaming tubig na umaagos sa sapa. Nagkatinginan kami ni Buboy at sa huli, napagpasyahan naming dumaan muna dito upang makapaghugas ng katawan at makainom na rin. Habang naglilinis ng sarili, ay may narinig kaming boses na sumisigaw mula sa malayo. Marami ang mga ito at hindi namin alam kung saan nanggagaling. Kaya dali-dali naming tinapos ang paghuhugas at nagtago kaagad sa ilalim ng halamanan. Naisip kong baka ito ang mga katutubo na maswerteng nakaligtas sa hagupit ng isang itim na hayop. Naghiwa-hiwalay ang mga ito at kumalat sa gubat. Naghintay kami sandali ngunit maya-maya lang ay naramdaman naming tila may papalapit na sa amin. Sumisigaw din ito at naging pamilyar sa amin ni Buboy ang tinig nito. Lalo pa itong lumalakas habang lumalapit. At laking tuwa na lang ni Buboy nang matanaw si Rojo sa di kalayuan. Nagmamadali itong lumabas, subalit hinila ko siya papabalik. Nagtaka si Buboy. Ha? Bakit? Nagugulo ang tanong ni Buboy sa akin. Hindi pa tayo sigurado kung siya ba talaga yan. Sagot ko naman. Anong ibig mo sabihin? Nagtataka naman si Buboy. Hindi ako sumagot. At pinakiramdaman ang pagkatao ng nasa harapan namin. Inalam kong mabuti kung totoong may espiritu siyang pantao. Umusal ako ng espesyal na mantra na umaalam ng lahat ng bagay. Maya-maya ay agad na nagresponde ang isang bagay mula sa katawan ni Rojo. Nalaman ko ang mutya ng aligid ng kabibi sa kanya. Kaya nakasigurado na ako na si Rojo nga ito. Agad kong tinapik si Buboy sa may balikat at dali-dali kaming lumabas sa may halamanan. Nakita kami ni Rojo, kaya tumakbo ito lumapit sa amin.
Nagulat na lang kami nang salubungin niya kami ng yakap. Nakita din namin si Lito at ganito rin ang ginawa niya. Kaso nga lang umiiyak ito. Mabuti naman at nahanap rin namin kayo. Buong araw kami naghanap kahapon at talagang nag-alala kami sa inyo. Marami kaming nakitang mga bangkay sa gitna ng gubat. Akala namin kasama na kayo doon. Uwi ka pa ni Rojo. Dito ko na pagtanto na kaya pala umiiyak si Lito. Akala nila patay na kami, kaya hindi kami mahanap. Nagtaka rin si Buboy sa sinabi ni Rojo dahil wala itong ideya sa mga nangyari noong isang araw. Marahil ang tinutukoy ni Rojo ay ang mga katutubong pintados na pinaggutay-gutay ng itim na halimaw sa kagubatang iyon. Nasaan ang Chong Oscar mo? Tanong ko kay Rojo. Patuloy pa rin siya sa paghahanap sa inyo. May mga isinama siya sa pag-akyat. Kasama din niya ang mga pinsan ko. Kumalat na kasi sa buong baryo na nawawala kayo. Kaya marami ang nagpresenta na umakyat ng bundok para lang hanapin kayo. Mahabang paliwanag ni Rojo. Ganun ba? Nasambit ko na lang sa gulat. Hindi ko akalaing kakalat ang balita na nawawala kami. Akala ko mga lokal ng barangay lang ang maghahanap sa amin. Ngunit nagtulong-tulong na ang mga tao sa baryo para lang hanapin kami. Buong araw daw nilang sinuyod ang gubat, pero dahil sa malakas na ulan ay nagpahinga na muna sila. Maswerte lang kaming tumila ang ulan kaya nakita kami ng dalawang ito. Lubos pa rin ang saya ng dalawa. Teka, sandali lang Buboy. Asan na nga pala yung nilkatar na hiniram mo? Huwag mo sabihing na iwala mo na. Sarkastikong tanong pa ni Lito matapos magpunas ng luha. Oy, pasensya ka na. Naiwan ko eh. Sagot bigla ni Buboy. Baliw ka talaga. Bakit mo iniwan? Papagalitan ako ni nanay noon. Pambihira ko talaga. Galit na sabi ni Lito. Ha, nagbibiro lang naman ako. Di ka na mabiro eh. Oh, ito. Isaksak mo sa baga mo. Sabay iniabot ni Buboy ang nail cutter. Sira ulo ka. Iniinis mo talaga ako ah. Gusto mo ba akong makita magalit ng totoo? Banta pa ni Lito. Eh di kagatin mo ang ipin mo kung galit ka. Sagot naman ni Buboy. Kaya mas lalong nainis si Lito at minuestrahang sasapakin si Buboy. Ngunit naawat naman namin agad ito ni Rojo. Tumigil na nga kayong dalawa. Kahit maliit na bagay, pinag-aawayan nyo eh. Saway ko pa sa kanila. Kumalma naman ang mga ito at hindi agad nagsalita sa sinabi ko. Uy, hindi ba tayo aalis dito? Nagugutom na ako eh. Reklamo bigla ni Buboy. Kaya natawa na lang kami ni Rojo pati na si Lito. Pagkababa sa bundok ay nasalubong naming naghihintay na pala sila Aling Lourdes sa Bukana kasama ang anak niyang si Marie. Mababaka sa mata ng dalawa ang matinding pag-aalala. Lumapit sa amin si Aling Lourdes at bigla niya kaming niyakap ni Buboy. Pareho na lang kami nagpatay mali siya ni Buboy. Diyos ko, mabuti naman at nakita na kayo. Saan pa nang ginang? Nakita ko si Marie na nakangiti, ngunit may bahid pa rin ang pag-aalala. Nag-thumbs up na lang ako na nakangiti para ipakitang ayos lang ako at huwag na silang mag-alala. Ilang sandali nga ay nakababa na rin sila mang Oscar at Brian kasama ang ilang lokal na tanod sa baryo. May mga dada silang kagamitan tulad ng mga itak at pamalo. Mukhang alam din nila ang misteryong bumabalot sa bundok na ito, kaya nagdala sila ng mga armas. Tuwang-tuwa din si Mang Oscar nang malamang ligtas na kami. Abot langit tuloy ang pasasalamat namin sa kanya dahil sa effort na ipinakita nila. Maya-maya pa ay nagpasya na rin kaming umuwi dahil tila babalik na naman ang ulan at papalubog na rin ang araw sa kanluran. Sa bahay na lang natin pag-usapan ng lahat. Mabuti pa, umuwi na tayo mahal. Mukhang nilalamig na ang mga batang ito eh. Uwi ka pa ni Mang Oscar na sinangayon na naman ang asawa nito. Nang makauwi na nga kami, ay dito namin ikinwento ni Buboy ang buong pangyayari. Halos hindi naman makapaniwala ang mag-anak sa mga narinig.
Nanginginig sila sa takot habang ikinikwento ko sa kanila ang lahat. Subalit hindi ko na binanggit ang tungkol kina Ruel at Ismael, pati na ang mga halimaw na aking nakaharap, sapagkat ayokong mabulgar ang tunay kong pagkatao. Kilala rin pala nila si Lola Iska at Mila, at ayon sa kanila ay matagal nang naninirahan ang maglolang iyon sa loob ng gubat. Ngunit nagtataka sila kung bakit ayaw pang umalis ng maglolang iyon sa lugar, gayong nababalot ng kababalaghan ang kagubatang iyon. Sinabi ko na lang na baka mas komportable sila doon kaysa manirahan sa syudad na puno ng tao at polusyon. Alam din pala nilang ilag ang maglolang iyon sa matataong lugar. Ngunit mababait naman daw sila at isa pa ay kilala rin silang matulungin. Ang ibang naaani nila ay ipinamimigay ng libre sa mga kapuspalad na residente. Kaya naman, malaki rin pala ang respeto sa kanila ng mga tao. Matapos maghapunan ay umakyat na agad kami sa silid para magpahinga. Natapos na rin kaming maligo ni Buboy at nakapagpalit ng damit, kaya komportable kaming nahiga sa kama. Habang nakahiga ay nagkikwentuhan pa kami ni Rojo. Dito ay ikinwento ko sa kanila ang ilang bagay na hindi ko binanggit sa una naming isinalaysay. Takot na takot tuloy si Lito na nakikinig habang si Buboy naman ay hindi rin makapaniwala dahil hindi man lang niya inakala na nangyari pala sa akin ang ganoong bagay. Ang karanasan ko naman sa mga katutubo ang ikinwento ko sa kanila, pero yung tungkol sa dalawang halimaw ay hindi ko na binanggit. Magiging exaggerated lang kasi ito kapag sinali ko pa iyon. Pero mabuti na lang daw at nakaligtas ako sa kamay ng mga pintados na iyon. Dahil kung hindi, malamang na iuwi nila akong bangkay o ang mas masakit pa ay baka naging pagkain na ako ng mga katutubong iyon. Pero naawa sila sa sinapit ni Naruel at Ismael. Hindi nila akalain na may dalawa pa palang bihag ang mga pintados. Ayon kasi sa sabi-sabi ay hindi na tumatagal ng isang araw ang sinumang mahuling pag-alagala sa pusod ng kagubatang iyon. Napakaswerte daw nila dahil binuhay pa sila ng matagal, pero minalas din naman sa huli. Matapos magkwentuhan ay hindi na namin namalayan ang oras at nakatulog na kami. Kinabukasan ay maaga kaming ginising ni Mang Oscar para mag-almusal. Hindi na namin itinuloy ang pagpasyal sa lugar ng mga buntun dahil sapat na ang karanasan namin upang gawing baon sa aming pag-uwi. Pagkatapos nga ng almusal ay nagpaalam na kami sa mag-anak. Todo pasasalamat kami mula sa kabutihang loob na ipinakita nila at maayos na pag-aasikaso sa amin. Nagkausap din kami ni Marie at medyo nalulungkot daw ito na aalis na ako. Sinabihan ko siyang magpakatatag dahil pagdating uli ng isang taon ay babalik ulit kami para dalawin sila. Nangako ako kay Mila at ngayon ay mangako naman ako kay Marie. Pero sulit naman ang lahat dahil nagkakamabutihan naman kami ni Marie. Kaya walang kaso kay Rojo kahit ilang ulit pa kaming magbakasyon sa kanilang probinsya. Hinatid na kami ni Mang Oscar sa bayan at mula roon ay siya ang gumastos ng pamasahe namin at pinabaunan pa kami ng kakanin para sa mahabang pagbabiyahe. Gawa raw ito ni Aling Lourdes, kaya tuwang-tuwa si Buboy dahil may mapapapak na naman kaming pagkain sa biyahe. Hindi nagtagal ay nakauwi na kami sa bahay, pero sa bakuran pa lang ay sinalubong kami ni Lola Esther kasama ni Tata Dino na may bahid ng pag-aalala. Ramdam din pala nila na may masamang nangyari, kaya hindi tuloy maapuhap sa dalawang matanda ang matinding pag-aalala sa amin. Diyos ko! Mabuti naman at nakauwi na kayo! Taghoy ni Lola Esther nang salubungin nila kami sa labas ng bakuran. Andito rin pala kayo, Tata Dino! Sambit naman ni Lito. Bakit po, Lola? May nangyari ba? Pagtataka ni Rojo. Anong bakit? Dapat mong sagutin kung ayos lang kayo. Wala bang nasaktan sa inyo? Tanong pa ni Lola Esther. Ayos lang naman po kami, Lola.
Sa kabutihang palad, wala namang nasaktan sa amin. Mabuti pa, sa loob nyo nalang ikwento ang lahat. Tara na, pumasok na tayo. Makapangyarihang utos ni Lola Esther. Agad namang tumalima si Naruho at sinundan nila si Lola Esther. Samantalang kami ni Tata Dino ay nagpapahuli lang sa likod habang mahinang nagbubulungan. Sabihin mo iyo, natalo mo ba siya? Tanong ng albularyo. Subalit bahagya lamang akong tumango kay Tata Dino. Paano siya namatay? Sa kabutihang palad po, kasama siyang lumubog sa ilalim ng kumunoy. Hindi na siya nakabangon sa laban sa tulong po ng daliring iyon. Talagang malaki po ang naitulong noon sa laban. Pero paano nyo nga pala nalaman ang nangyari? Usisa ko naman kay Tata Dino. Sinabi sa akin ni Abdon, sa kanya ko nalaman ang lahat. Ayon sa kanya, marami ka raw na kalaban doon at bilib na bilib siya sa lakas mo. Sagot ng albularyo. Halos hindi raw makapaniwala ang kapre nang magawa kong malagpasan ang dalang panganib sa lugar na iyon. Bihira lang daw ang nakakaligtas sa ganoong pangyayari. Subalit na kaya ko itong lagpasan sa edad kong magkikinsi pa lamang. Naniniwala itong biyaya ng langit ang mga kargada ko. Kaya ingatan ko daw itong mabuti ayon pa sa kapre. Matapos makapasok ay dito namin isinalaysay sa dalawang matanda ang mga nangyari. Habang nagmemeryenda, ay detalyado kong hinimay-himay sa kanila ang bawat kaganapan. Simula sa umpisa hanggang sa maranasan ko na ang nakakatakot na pakikipagsapalaran sa mga katutubong pintados. At mula dito ay inabutan na kami ng takip silim bago natapos ang aming kwentuhan. Matapos kong maisauli ang balaraw ay nagpaalam na rin si Tata Dino at umuwi na ito sa kanyang bahay. Lubos ang pasasalamat ko sa kanya dahil napakalaking tulong ang naibigay nito sa akin. Kung hindi dahil sa matatas niyang kaalaman, malamang wala na ako sa aking kinalalagyan ngayon. Hindi ko ito maaabot ng kusa kung ako lang din mag-isa. Bukod kay Tata Dino ay malaki rin ang naiambag ni Agum, Amaya, Mang Isko, Lola Esther at ni Lola Iska. Pati na rin ang tricycle driver na si Mang Berto na tumulong sa amin sa pag-alis ng sumpa kay Buboy. Naging malaking parte sila sa tagumpay ko. Ibinahagi nila ang malaking kaalaman nila upang matalo ko ang iba't ibang klaseng halimaw na nakasagupa ko sa malaking probinsya ng Bohol. Tumagal pa ng ilang araw ang bakasyon namin at habang tinatapos ang mga nalalabing araw namin dito ay nagpaturo naman ako kay Tata Dino ng iba't ibang uri ng pangontra at ritual tulad ng mga orasyong hindi nakakailanganing sambitin kundi isip lamang ang gagamitin at mapapagana muna ito. Para sa akin ay maituturing na isang henyo si Tata Dino dahil napakarami niyang nalalaman na hindi pa alam ng ibang mga albularyo, lalo na pagdating sa itim na karunungan. Bukod sa pagtuturo, ay may mga sikreto din siyang ibinulkar sa akin tungkol sa lakas at kahinaan ng mga nilalang na hindi pangkaraniwan. Isa din sa mahalagang bagay o dapat kong alalahanin ay ang kasanayan ng mga nilalang na makakaharap ko. Kaya isa-isa niyang ipinakilala sa akin ang mga ito, kung paano sila nagsimula at saang uri sila nanggaling. Dahil kapag nalaman mo na ang bagay na ito, ay hindi ka na mahihirapan pang makipaglaban sa kanila. Maaring madaan mo pa sa pakiusap ang lahat para walang dumanak na dugo. Maliban rito, ay may mga naranasan pa akong iilang nakakatakot na bagay habang nananatili kami sa Bohol. Yung mga tipong karanasan na kahit sa bangungot ay hinding-hindi mo masisilayan. Pero hindi lang sa Bohol ko naranasan ang mga ganitong pangyayari, kundi pati sa ibang lugar katulad ng probinsya ng Aklan at Sighore. Nalasap ko rin ang bangis ng mga aswang at mangkukulam roon. May isang baryo akong napuntahan, partikular na sa Kalibo, kung saan merong isang angkan doon na mga aswang na may kakayahang kontrolin ang isip ng isang tao. Ito ang ginagamit nilang taktika
upang mas tumagal pa ang pananatili ng biktima sa kanilang pamamahay. At kapag napasailalim na sa kanilang kapangyarihan, ay saka nila ito pagpipiestahang kainin sa pagitan ng hating gabi at madaling araw. Medyo liblib ang baryo na iyon dahil nasa dulo pa ito ng bayan. Ayon sa mga narinig ko noong unang pagdayo ko roon, ay may 8 katao raw ang nabiktima ng mga aswang na ito. Pero sa tingin ko ay hindi lang 8 ang nadali nila kundi marami pa. Marami ako nakitang pruweba doon. Karamihan sa mga nabiktima nila ay mga kabataan na nasa edad 15 pa itaas. Ang mga buto nito ay hindi nila dinidisplay o inililibing kundi tinutunaw nila ito gamit ang isang likido na kayang tumunaw ng matigas na bagay. Ang mga abo at damit ng namatay ay nagpapatunay ng kahayupang ginawa ng mga aswang na iyon. Subalit may ilan din akong nalipol sa kanila nang minalas akong magawi sa lugar na iyon. Kaso may iba nga lang na nakatakas dahil talaga namang masasabi kong malalakas sila. Nahirapan ako sa laban na iyon dahil ako lang mag-isa kaya napuruhan talaga ako noong panahong iyon. Ngunit saka ko na iyon ikikwento sa inyo kapag nabigyan muli ako ng pagkakataon na magbahagi ng aking karanasan. Sa ngayon, hanggang dito na lang muna ang maibabahagi ko. O papaano, hanggang sa muli. Ito po si Kaemong, nagpapaalalang hindi lahat ng bagay ay may katapusan. Minsan ay may sarili din itong dahilan, kaya nananatili pa rin ito sa kanyang nakasanayang kaparaanan. Wakas! Mga katribo, ito na po ang dulo ng kwento nating Tres Pico Dignum. Bali, finale ito ng ating bukuan. Kung itatanong nyo po kung kailan ang next, hindi ko alam. Maaring after 6 months o mas higit pa doon. Pero ginagawa na po o isinusulat na. Maraming salamat po sa inyong pakikinig ha. Mula part 1 hanggang dito sa dulo na part 56. Kaya ayun, magsama-sama tayong muli sa bukto nito. Pero hindi ko po ipinapangako kung kailan. Medyo matatagalan pa yun. At meron din pala akong ipopromote na bago nating story. Bale, magiging kapalit yun ng Dignum. Ang kwentong Cruz ng Batis. Pero doon natin yun i-upload sa ating side channel. Alam nyo naman siguro kung ano yung side channel natin, di ba? Ito yung Kwentong Aswang Comics, kung saan ina-upload yung Aswang Killer. Doon po natin ilalagay yung kwento nating Cruz ng Batis. Medyo mahaba-haba po iyon. Sana inyo ring antabayanan at subaybayan hanggang sa dulo. Maraming salamat po. Mag-iingat po kayo palagi. At hanggang sa muli.